example na kaso. Kung paano, saan siya nag-start, kailan siya nag-start, at kailan siya natapos. So ito guys, hindi ito kwento. Pero kaya totoong kwento ito. True story. Kasi hindi pwede tayo na may sinasabi lang na wala patunay. Ay, ang tagal naman ng kaso. Ilang taon ba yan? So, hindi natin alam kapag nakapile yan, kung ilang years talaga. So, itong kasong ito, itong GR number 248729. So, nilathala ngayon. Decision na ito ng ano ah? Court of Appeal. September 3, 2020. Ito pinablish yan. Okay? Pinablish yan. So, ngayon, kukunin na natin kung kailan nag-start. Anong kaso to? Ano to? RA 7610. So, isang sang teachers na kinasuhan ng bata. Ng dalawang bata. Siyempre, ang nagkaso niya ay yung nanay. Hindi naman pwede yung bata. Eh, bata yun. Eh, na naapusahan na sinaktan ng dalawang bata. Kasi nasaktan yata during noong inaawat na teachers. So yung teachers, imagine ninyo guys, 30 years na in service, saka siya nakakuha. So yung intention niya, tingnan natin yung kaso kung anong output, no? Pabayan natin. So ngayon, no, take file yung kaso noong kailan ba? Oh, tandaan nyo yung date. February 1 or 7, February 7, 2008. I-file yan sa RTC. Sa RTC. Hindi sinabi dito kung saan RTC, no? Sa RTC. So, ayan yung PAX. September 14, 2018, decision na yan. So, nagkaroon na ng decision noong 2018. Tignan mo, napaka 2018 lang. Pero ang unang decision niyan, guys, ay 2008. So, na nagkaroon na ang decision ay 4 years, 9 months to 11 decision tribunal. Dalawang count na mayroong bayad na 10K for civil indemnity and 10K for damages. So, siyempre, yung teacher ay hindi papayag na atalo siya sa RTC. Kaya, nag-appeal siya sa Supreme Court, ay sa Court of Appeal, na which is na modified naman yung decision na ang ending nga nito ay doon sa isa ay ano, sa KIB, sa dalawang case na ito eh. Sa 249-24935 at 24936 na modify, naging physical injury na lang. Na mayroong pagkakulong na ano yun, arresto man, arresto minor. So, ano na lang siya magaan. Hindi siya nasa dalawang two counts ng prison correctional, mabigat niya kahit. Multiple niya ng, mukupol niya sa 12. Ayan, no? So, ayan yung chart. So, basahin nyo. Para sa review nyo, guys, yan yung GR number. I-review nyo yan kung gusto nyo pag-aralan din. So, search nyo lang yan sa Google. GR number 248729, September 3, 2020. Nilathala. You will see Habares petitioner versus People of the Philippines. Responding decision, Lazaro Javier, the case. Okay? So ilang taon nga ba itong kasong to? Umabot siya ng 11 years old bago na mo kasama na yung pag-modify ng CA sa decision. So, 11 years. So, ganun ka... So, ang purpose natin dito, guys, hindi talakayan yung kaso. Ipakita natin sa inyo na totoo yung servisyong ng kaso ay hindi siya matagal. Napakatagal talaga. 11 years. So, imaginein mo kung kinasuhan ka na, kung nagkaso ka, kinasuhan ka na
40 years old. So, matatapos siya 50. So, hindi ko sinasabi na lahat ng decision ay aabot sa ganito. Sa Supreme, sa RTC decision, so, nag-file siya na 2008. So, yung RTC dito, nag-decision na noong 2014. So, sa RTC pa lang, umabot siya ng 8, 9, 10, 11, 12, 13, almost 6 years siya na decisionan sa parts na Regional Trial Court. Kaya nga na, nag-appeal. So, another 5 years bago na decisionan na nakuha niya yung penalty na aresto minor or na-modify yung decision. Eh? So, yan. Ayan yung facts. So, dito, ipinapakita natin sa inyo. Hindi kayo para ma-discourage, para ma-aware kayo, ma-aware tayo, kung ano ba talaga ang kalakaran na kaso. Okay? Hindi puro kaso lang. So, kailangan ma-orient muna natin yung mga sarili natin. Evidence of resolution. Hanapin natin yung decision, evidence of evidence. Mahaba yan, guys. So, pag-aralan nyo na lang, reviewin nyo kung medyo doubted kayo. So, ayan yung order na trial court. Give more weight to the testimony of the prosecution witness. So, may decision. Kita natin siya yung decision. Pero gumamit ako ng dalawang cellphone para the court of appeal ruling. Hindi na yan. Sana yung decision. Pero kasi guys, hindi wala tayong computer. So, order. The trial court with the examination results showing suffer a pain determination is the sound of being sustained from stick. Ito na sa taas. Ayan guys, ito yung parusa ni yan. Parusa ni RTC. Ayan. Okay. And criminal case 24935, 4 years, 9 months, and 11 days of prison correctional. Minimum to 8 years of prison mayor. So, dalawang case yan. Si BBB, tapos si AAA pala, AABB. So, yan. So, kung gusto nyong mag-review sa mga kaso na pa-record, so, punta lang, type lang kayo ng mga GR number. Mag-random lang kayo dyan. So, specifically, pag-aralan nyo itong 7610, itang kwento nito ay yung dalawang bata ay inaway ng teacher. Pero pagka-interpret, parang na ano yung dalawang bata na kaktan, ang teacher kakaawat. At gumawa ng kwento. Ako sinabi, nagpa-medical na sinaktan ng teacher which is na may medical eh. Ayan. So, yun naman si Bibi, pinagkaroon ng sugat, nagsulti ng maaaring fingers or maaaring broomstick, walis. Kaya, napatunayan siya sa RTC na guilty siya. Reasonable doubt sa lang 6-10. Okay, sa mga teachers ha. So, ingat po tayo. So, hanggat maaari, huwag lang umawat. Yan mahirap, nag-aawat ka lang, eh, hindi dimanda ka pa. So, yan po. So, pinakita ko sa lang sa'yo, yung threshold ruling. Ayan na yung mga decision ni Supreme Court of Appeal. So, saan na ba yun? Doon na tayo. Medyo mahirap hanapin. Hindi na kayo. Pero sana nagkaroon kayo ng idea. So, basta i-reviewin nyo na lang ito, guys. May kanya-kanya naman kayo ng cellphone. So, ibinigyan ko lang kayo ng idea. Ayan, guys. So, this is a modified decision by Court of Appeal. Petitioner Judge Safar is fairly subscription is active or a criminal case number 26 petitioner due was appearance found guilty of slight physical injury. O naging yung from 2016 naging slight physical injury na lang.
na mayroong parusa na aristo minor. Aristo minor, 1 month pagkakulong lang yan. At bayad, 5,000. So yan, napakalinaw guys na sample natin. Sana nakuha niyo yung point ko. Kung gusto niyo ma-detail itong kasong to, type niyo yung GR na yan. GR number 248729. Basahin niyo, reviewin niyo. Aralin niyo anong point siguro, pointer niyo kung paano siya, kailan siya tigpay, kailan siya na-desisyonan, nag-appeal, hindi siya na-desisyonan. O ulitin ko ha, tigpail yan noong February 7, 2008. Dalawang count of PC RA 7016. Case number 24935 and 24936. Sa decision na Regional Trial Court, so sa unang decision, nahabulan si Habris na 4 years, 9 months, 11 days, remission correction na 10K civil identity, ayad na indemnity, 10K and 10K damage. So both, pares ng kaso, yung 3-5 at 3-6. So ngayon, nag-appeal siyempre. Ang pag-a-appeal guys, so within 15 days lang yan, kapag decision na dapat pag-appeal agad. So na modified naman na CA na Court of Appeal na bumaba nga sa bayad na lang isang kaso na quit siya. Tapos sa isa ay bumaba siya na 11 years. Aristo minor or physical injury. Now, so maraming salamat sa maganda nating video. No? Mag-i-improve din yan guys kung nakakuha na tayo na computer. Yun lang kasi ang naisip kong paraan para i-prove sa inyo yung online natin study regarding sa kaso. Paalala ko, ako ay hindi abogado. Dala akong online criminologist. Kung gusto niyo mag-follow at ma-orient unti-unti regarding sa awareness na pagpapayad ng kaso, ito po yung channel na hinahanap niyo. At kung meron man kayong dispute, gusto magtanong, kung classified information man yan, high risk, pwede po kayong hindi magpakilala, tumawag sa akin, connect at messenger, college ako. Maraming salamat and thank you for watching.